Hello guys, welcome back to my channel, or welcome to my channel if you're new. For today's tutorial, I'll be teaching or showing you on how to get your PRC ID by setting an appointment sa PRC website. Gamit lamang po ang inyong mobile device. If you want to know more about it, just keep on watching. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. Punta lang po tayo sa Google or sa Chrome. Type lang po natin dito ang Larry's. Kung ano po yung unang lalabas, yun po ang pindutin natin. Ito po ang online.prc.gov.ph. Select lang po natin yan. At dadalhin po tayo dito. Click OK. Click Close. Scroll down hanggang sa makita ang sign in. Pilihin po natin dito ang sign in. Pakilagay ng inyong email address at password. Pagkatapos po ay pindutin ang I'm not a robot at pindutin naman ang sign in. Dadalhin po kayo dito. Scroll down. Pindutin ang proceed. At dito, scroll down po ulit natin. Pindutin ang select transaction. Proceed. At piliin po dito ang initial registration. Scroll down lang po. Pindutin ang select at hanapin po ninyo dito ang professional teacher. Dito sa baba ay ilagay na po ang inyong application number. Pagkatapos po niya, naipindutin naman ang proceed. Proceed po ulit natin. Dito ay meron po kayong babayaran na 1,050 for the registration fee and annual fee. Plus 8 pesos po para sa convenience fee sa GCash. Okay? So dito, pindutin naman po natin sa taas ang select. At piliin ninyo kung alin yung pinakamalapit sa inyo na PRC na branch. Para sa akin, ang pipiliin ko ay ang Legazpi since I'm living in Sorsogon at wala namang PRC sa Sorsogon. Kaya Legazpi na lang po. Pagkatapos po niyan, scroll down. May nakalagay na din po dito na schedule and date, pati yung time. Pero kung hindi po kayo available that time or date, pwede nyo po siyang i-reschedule. Okay? Pipindutin ko na dito ang GCash since GCash ang gagamitin ko. Ayan, bali 1,058 pesos siya since added na po ang sa convenience fee. This time, pindutin naman natin ang submit. At piliin po natin dito ang GCash. Pero kung pwede nyong bayaran ng Maya, QRPH, or debit card, pwede din po. Kung GCash ang gamit ninyo, pakilagin po sa pamamagitan ng pag-enter ng inyong mobile number at MPIN. After po nyan, click pay 1,058 pesos. Wait lang po natin na mag-process.
payment successful na po. This time, i-back lang po natin dahil ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pag-download ng EOR. Para ma-print niyo po siya at pwede niyo siyang dalhin sa PRC sa pagkuha or pag-claim ng inyong PRC ID. Click Existing Transaction. Click Proceed. Scroll down at pindutin natin ang Print EOR. Click Open. At pindutin nyo na ang download. At pwede nyo siyang i-open with kung ano man po ang gamit ninyo na application para ma-view ang PDF. At pwede nyo na po siyang i-download. And last guys, I hope na meron po kayong natutunan. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga post ko. And your comments would be appreciated. See you on my next tutorial!